Alright. Sa bidyong ito ay part 2 ng ating web development. Kung paano i-design ang website. So, na-explain dun sa part 1 yung sa dashboard, sa theme and home, doon sa settings, at saka sa home page content. Okay, so home page content ay dito mo idagdag yung mga gusto mong display sa yung website. Okay, pwede kang magdagdag dito ng ibang mga content. Maglagay ka lang dito ng container dito, lagyan mo dyan drag, tapos lagyan mo siya ng image. Ayan. Para ito ay ma-display. Okay, so ganun lang. Tatlong columns. Sa column 1, for example, ang ilagay mo doon ay picture. Okay. Tapos pwede kang maglagay ng picture dyan. Pwede kang mag-add. Halimbawa ito. Open. Select mo lang. Tapos pwede mo siyang yung dimension niya, yung width niya, gawin mo siya. Halimbawa, masyado maliit. Yung image, masyado maliit. Ayan. Tapos dito, pwede mo ilagay yung text. Maglagay dito ng text. Okay, dito naman, halimbawa, ang ilalagay mo dyan, kunyari, ay ano ba? Video, siyempre, ano ba? Video. Yeah. Pwede mo siyang i-draw. Click mo dito yung source. Ilagay mo dito yung source ng video para yun. Okay. Kunyari, halimbawa, natapos na yan. Save lang. Save. Tapos, pag pinuntahan mo na yung website mo, meron na siyang magpapakita dito. Ito na yan. Okay. So, dahil na, okay. So, okay na tayo dyan sa home page content. Alright. Dito tayo sa website menu builder. Ay, nasabi ko na para to. Dito sa mega menus, sa may services, dito nyo ilalagay yung mga dapat na ma-display dito sa option na ito. Halimbawa, services. Pag-click ng services, okay, magpapakita dito yung mga yan. Combo.
okay? Subcategory, may subcategory siya. Yung main nino, dito yon. Dito mo ilalagay yung gusto mong i-display dito sa website mo. Home, POS, pricing, services, products, knowledge base, open ticket. Ito yon. Home, POS, pricing, services, product, knowledge base, open ticket. Paano magdagdag dyan? Dito. Halimbawa, idadagdag mo yung career. So, add career, mapupunta dito. Tapos, save lang. Or update nino. Pag update mo na ganyan, click. Tingin mo dito, pagkatapos nyan. And then, punta ka dito sa website, refresh. Magkakaroon siya dito ng career. Right? So, pag-click ng career, papakita dito yung mga jobs opening. Halimbawa, software engineer, Laravel, Vue, JS. Mga ganon. Okay? Web development. Development. Alright. So, alisin natin yun. Delete lang. Tapos okay. Tapos update. Yung permalinks, ayun yung mga links ng ating mga pages. Halimbawa, yung packages, ganito yung magiging link niya. Permalink niya. Okay? Pag tinanggal mo yan, ano ang magiging result niya? Pag in-update mo, package, sabi niya, this is required. So, lalagay mo talaga yan. The page field is required. So, update mo lang yan. Okay. Now, dito na tayo sa next. Content management. So, dito sa content management, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na pagpipilian. Home page sections. Sa home page section, meron siyang hero section, features, upload section, statistics section, testimonials, theme section, and partners. So, dito sa hero section, meron ding tatlong pagpipilian. Yung statistic o static version, slide version, and video version. Ito yung sa static, pagka-clinic mo yan, ito yung magpapakita doon, halimbawa dito sa home, dito siya magpapakita, pero static. Ito yung magpapakita, itong image na ito, tapos yung event of POS system, ito dito magpapakita dito. Tapos yung e-invoicing batura has been implemented dito naman. Saka yung iba pang mga din. Pagka slider version, magpapakita dito yung mga nag-i-slide. Halimbawa 1, 2, 3. Meron tatlong sliding. Okay? Pwede mong i-edit kung ano ang meron dito sa sliding na ito. POS. Okay? Software 2022. Okay. So, pwede natin dito ilagay na e-invoicing system for e-invoicing system. Okay, kahit ganyan na. Okay, update. So, yun yung kanyang details sa picture na ito. Dito siya magpapakita. Katulad ng nandoon. No? Yung sa video naman, sa video version, ilalagay mo lang dito yung link ng video na gusto mong mag-play. Katulad nito, yung link nito ay eto yun.
sa YouTube watch, ito yung link niya. So hindi pwedeng i-upload yung video mismo dito sa website, kundi sa YouTube mo i-upload, tapos kunin mo yung link, tsaka mo i-paste dito, tsaka i-update mo. Yun na yung magpapakita dito. Alright? So yun lang. At yung sa features, oh, wala pa akong nailagay dito na features. Pero pagka maglagay ka, features, lagay mo ng English. Halimbawa, yung features niya dito ay mga special special na products mo, ganun, o services mo, ilagay mo dyan. Sabi dito, the higher the serial number is, the later the feature will be shown. Halimbawa, number 1, number 2, number 3, yung number 3, yun yung the higher the serial number is, the later feature will show. So yung number 1, yun yung talagang una. Tapos 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, eh yung 5, yung pinakahuli, di ba? The later feature will be shown. Ah, baliktad. Baliktad. Section. Pwede mo nang palitan yung goals niya. Lagyan mo dito ng goals. Okay. Para maiba. Statistic section. Dito sa statistic section, pwede mong ilagay dito yung mga positive reviews, countries, happy clients, complete projects, at iba pa. Katulad ng customers, client, number of client, yung mga ganun. Testimonial. Dito, ilagay mo dito yung testimonial ng mga client mo para sa ganun ay magiging aware yung mga makakita ng website mo. Team section. So, kung meron kang mga kasama sa trabaho, lagay mo dito. Halimbawa, yung magiging managing director mo, o kaya advisor mo, o kaya ay mga salesman mo. Yan, pwede mong ilagay dito. Mag-add lang dito. Add member. Partners. So, yung partners naman ay add mo, ilagay mo dito yung image, language, tapos kung meron siyang website, ilagay mo dito. Tsaka yung kanyang serial. Tapos submit. Okay? So, siguro hanggang dito muna tayo sa home page section. Kasi mahaba na yung video. Next video ulit. Okay? Salamat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na para malaman ninyo paano ba gumawa at mag-design ng magandang website para sa ating mga negosyo. Okay? O sige, bye-bye muna.